Ha? Asan ang benta? Asan ang kita? Diyos me. Maling mali. Mali na kinuha kitang tendera dito sa parisan kong yan. Bakit pa ikaw? Diyos me. Kim, ayusin ko lang muna to ha. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Sigurado sige. Ako sa sige, okay lang siya. Okay lang siya. Oh, sige. Sumbat ka na. Sige. Ako naman lahat eh. Minsan nga, halos 24 oras ako nabibenta ng pares para lang makahapol yung kita natin. Ang sabihin mo, Denise, palko mo yung pera. Oo. Hindi po. Kaya walang halos pumasok na benta eh. Ano ba naman, Annabelle? Pag laki-laki ng iniluwal kong pera dyan sa paresan na yan, ang laking pera ang pinuhunan ko dyan ah. Malamang, binubulsa mo yung pera, wala pumapasok na benta eh. Ano to? Ma'am, hindi po ako ganung klaseng tao. Kahit hirap na po ako sa buhay, hindi ko magawang magnakaw. Alam niyo ba yung huling bilin sa akin ng nanay ko bago siya namatay? Wag na ako magnanakaw. Hindi ko susuwayin yun. Huwag mo akong dramahan. Ha? Makinig ka sa akin, magigigil ako sa'yo. Makinig ka sa akin. Ikaw, kinuha kitang tendera dyan sa lecture paresan na yan. Dahil pinsan ko ang nanay mo. Pinsan ko yung nanay mo eh. Kaya kahit wala kang pinag-aralan, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, kahit bobo ka. Ay, tinanggap kita. Diba? O tapos ngayon ano? Asan? Asan ang kita? Asan ang benta ko? Sumagot ka! Ma'am, mahina po talaga yung bentahan ngayon. Tsaka hindi nyo alam, ang dami nagsisulputan na bagong parisan sa... Lintek ka! Ano ko lang pasensya dito, te? Oo! Ang dami mong dakdak, ang dami mong sinasabi, ang dami mong dahilan! Oo, ang sabihin mo, tamad-tamaran ka lang. Ang tamad-tamad mo, ang tamad-tamad mo! Di po! Oo, kaya walang benta! Pinapainit mo ulo ko. Ganito usapan! Gagalaiti ako sa'yo. Eh kung ang gawin natin, tanggalin kita sa trabaho. Eh kung ang gawin natin, tanggalin kita sa trabaho. Wala kang trabaho, te! Ma'am, parang awa niyo na huwag niyo naman gawin sa akin yan. Wala akong ibang mahalap na trabaho. Eh, ganun naman pala. Oh. Takot ka mawala ng trabaho? Eh, di kumilos ka! Gumawa ka ng paraan. Kung kinakailangan magsayaw-sayaw ka doon, kumanta ka, tumambling ka, te. Oo, para na sa ganun magutom yung mga tao, kumain sa parisan. Gumawa ka ng gimmick, may benta, may kita. Hindi ba? Eto na madam, naman to. Annabelle, naiwan ko kasi yung Mickey doon sa motor. Mas umiinit ang ulo ko dahil sa'yo. Ako po si Kim Arthur. Isa po ako sa mga suko nyo dyan sa parisan nyo. At lahat po na sinasabi ni Annabelle, totoo po lahat yun. Eh, minsan nga doon na natutulog yan eh, para makabenta lang. Masipag ho yan. Ang sipag ha, saan niya? Nagmamalasakit lang ho ako, madam. Huwag niyo po sana sinisisi si Annabelle. Eh, wala po tayong magagawa. Talagang mahina po yung bentahan niya yun eh. Lalo na katatapos na ng Pasko at bagong taon. Huwag ho kayo mag-alala. Lalakas din nakita niyo dyan. Sige. Annabelle, pagbibigyan kita. Isa pang pagkakataon. Ituktok mo dyan sa kukote mo. Kapag ang tumal-tumal pa rin ang pasok ng kita ng benta, ha? Sa isang linggo, abay maghanap ka na ng titirahan mo at ng trabaho. At ipinapaalala ko sa'yo, itong tinitirahan mong barong-barong na ito, ako ang nagmamay-ari. Tapoy niyo po. Ha? Te, ang ending mo, sa kalsada ka matutulog, sa kalsada ka titira. Opo. Naiintindihan mo yung sinasabi ko. Opo, naiintindihan. Namnamin mo! Ha? Salamat dun, Kim Arthur, ha. Hindi mo kinailangan na ipagtanggol ako, pero ginawa mo pa rin. Salamat. Siyakang tunay na kaibigan. Wala yun, Annabelle. Sabi nga ni Elias, di ba? Tayo-tayo lang na mga mahihirap ang magtutulungan. Okay. Kaya dapat, maging solid tayo. At isa pa, ibiniling ka sa akin ni Buboy. Ganun ka na kamahal. Grabe, punong-puno talaga kayo ng kalokohan. Pero, mabubuting tao kayo. Oh, syempre. Salamat.